Magandang araw mga kapatid, kumusta na kayo? This is Coach Maui at nagbabalik na naman tayo sa isang bagong video. Sa video na to, pag-uusapan natin ano ba yung mga bagay o mga salita na pwede natin sabihin dun sa kakilala natin o dun sa mahal natin sa buhay kung nararamdaman natin na meron silang problema. Dito sa video na to, pag-uusapan naman natin kung ano yung mga pwede natin gawin as a friend, okay? Para makatulong tayo dun sa mga kaibigan natin. Pero bago natin gawin yan, gusto ko lang magpasalamat dun sa mga dati ng subscribers dito sa channel. Konti na lang, 1,000 subscribers na tayo. Pero kung bago ka pa lang dito sa channel, hindi ka pa nakaka-subscribe, I would really appreciate it if you would hit the like button, tapos click mo na yung subscribe, tapos i-click mo rin yung notification bell para alam mo kung meron tayong bagong labas na video. Like, comment, share, yung mga activities na yan, yung mga bagay na talagang makakatulong dito sa channel para mas marami pa tayong matulungan. Katulad ng sinabi ko sa video na to, pag-usapan natin yung mga salita na pwede mong sabihin sa tropa mo para mapakita mo sa kanya na ikaw ay genuinely ay gusto mong makatulong. Alam mo, yung mga taong may problema, lalo sa panahon ngayon, mahirap kasi talagang mag-open up eh. Diba? Pero alam din naman natin na kung tayo ay may dinadala sa ating kalooban, sa ating mga isip, malaking bagay na yung alam natin na tayo ay mayroong mapagkakatiwala ang tao o mga tao para mapaghingahan natin nung ating mga nararamdaman. Okay? So again, inuulit ko bago tayo magsimula, ito ay para sa mga tao na genuinely ay gusto nilang makatulong. Hindi ito para dun sa mga tao na gusto lang makichismis sa problema ng iba. Okay, ang unang-unang bagay na pwede mong sabihin dun sa tropa mo na nahihirapan mag-open up ay I am listening or nakikinig ako. Alam mo, pagka ang tao may problema, hindi niya naman kailangan lagi na may magpapayo sa kanya. Ang isa sa mga bagay na talaga makapagpapagaan ng kalooban niya ay yung makahanap ng tao na makikinig sa anuman ang nararamdaman niya. So bilang isang kaibigan, encourage mo siya. I-encourage mo siya na ikaw ay makikinig at hindi magkokomento sa anuman ang sasabihin niya. Malaking bagay na yon, maniwala kayo sa akin. Tip number 2. Anong pwede mo sabihin sa kanya? Take your time. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka nagmamadali. Kung ikaw ay totoong kaibigan at talagang pinapahalagahan mo yung kalagayan ng tropa mo, hindi mo siya mamadaliin na mag-open up sa iyo sa kung anuman ang pinagdadaanan niya. Yung mga taong may problema, once nakaramdam sila ng pressure na kailangan nilang i-open up ang kanilang mga nararamdaman sa mundo, eh mas lalo yung magsasara. Mas lalo magsasara yung puso, yung isip, at yung bibig ng mga kaibigan natin kesa mag-open up sila. So, huwag natin silang ipe-pressure at encourage natin sila to take your time. Third tip na pwede mong sabihin sa kanila is, I want to understand, can you tell me more? Yan. Ito naman ay para dun sa mga tao na maganda naman ang intention. Pero minsan, hindi pa kasi natin nalalaman yung buong kwento. Nagsasabi na kagad tayo ng ating opinion tungkol doon sa problema ng kaibigan natin. Pagka, again, babalikan ko rin sa second tip na take your time. Pagka yung kaibigan mo nag-open up na, pero feeling niya, yung mga komento mo or yung mga opinion mo, hindi pa naman naaayon doon sa buong kwento na gusto niyang ikwento, hindi na mag-open niya. Okay? So, this is one way to encourage your friend or our friends to open up more. Para mas maintindihan ko, pwede ka pa bang magkwento at dagdagan mo yung mga sinasabi mo. Tip number 4 is showing empathy. Okay? So, paano mo naman pwedeng ipakita yung empathy? Sabi mo sa kanya na, I'm sorry you are going through this. Diba? Pagka may problema, minsan hindi na natin alam kung ano yung sasabihin natin. At wala namang masama na sabihin natin dun sa kaibigan natin na hindi mo deserve yan, friend. I'm really sorry na pinagdadaanan mo yan.
Okay? Yung mga bagay na yan, pag narinig ng mga tropa natin, makakagaang ng kalooban. Number five na tip natin, medyo favorite ko to. What's the best way that I can support you? Dito naman, nag-o-offer ka ng tulong pero hindi mo ipinipilit yung kagustuhan mo dun sa tropa mo. Most of the time, yung mga taong may problema, naiisip na rin nila yung mga solusyon para sa problema nila. Ang kailangan lang nila ay suporta at tulong galing sa ibang tao kung paano may execute yung mga nasa isip nila. So the best way to encourage your friend to open up with you is to let them know na susuportahan mo sila sa kung anuman ang kailangan nila. O di ba? Kaya sabi ko nga, paborito ko yung tip na yan. At ang six na tip, panghuli natin sa video na to ay, if you are not ready to talk, I will just sit here with you. Alam mo, hindi naman solusyon sa lahat ng bagay ang mag-open up at magpalitan ng kuro-kuro at mapakinggan natin yung problema ng tropa natin. Kung hindi pa sila ready na mag-open up, yung presensya natin, yung presensya mo sa tabi niya, or syempre ngayon, social distancing, yung presensya mo na alam niya na nandun ka lang, virtually, para sa kanya, malaking bagay na yun. Okay? And hopefully, pag naging komportable na siya dun sa presence mo sa tabi niya, eh hopefully, ma-encourage siya na mag-open up sa'yo sa kung anuman ang nararamdaman niya. Okay? Kung napansin nyo, yung anim na tips na binigay ko, ang theme nito ay huwag madaliin. Okay? Yung ating mga tropa na mag-open up ng kanilang nararamdaman. Ang isa pang common theme dito ay hindi tayo magbigay ng sarili nating opinion. Okay? May mga bagay na hindi naman kailangan ang opinion natin. Sa pagkakataon na to, kung meron tayong tropa na nahihirapang mag-open up sa atin, ang kailangan lang niya ay yung may makikinig sa kanya, may susuporta sa kanya, at meron siyang tropa na hindi siya iiwan kahit anong mangyari. Your presence is enough and it's up to us kung paano natin maikikommunicate yon dun sa tropa natin na tayo ay laging nandyan para sa kanya. Okay? And that's it. Anim na tips, anim na mga bagay na pwedeng-pwede mong sabihin sa tropa mo na feeling mo ay may problema pero hindi niya pa kayang mag-open. Kung nandito ka pa rin sa part na to ng video, I really appreciate your time. And like I've said, kung hindi ka pa subscriber, pakihit na yung subscribe button, yung notification bell. Subscriber ka man o hindi, makikilike yung ating video, makikishare para mas maraming makapanood. At kung meron ka pang gustong idagdag, meron kang gustong ikomento, usap tayo sa comment section sa baba. That's it. It's still January. There's still time for us to follow through on our New Year's resolution for better mental health. Kung hindi mo pa napapanood yung video, ililink ko siya dito. Okay? Para maganda yung simula ng taon natin. That's it for me. Bye-bye. Magandang araw sa lahat. Enjoy the rest of the day. Bye-bye.